Iginiit ng Department of Health na wala pang positibo resulta sa mga taong isinalang sa clinical trial para sa ivermectin bilang gamot sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berrere, mayroong grupo ng mga eksperto na nag-aral sa ivermectin para sa COVID-19, kung saan kabilang dito ang mga kinatawan mula sa DOH at Food and Drugs Administration. Pinag-aralan niya ng ating mga eksperto. We have this leading CPG group where DOH and FDA are part of this. It is joined by different medical societies. It is headed by our experts in the fields of research, science, and other fields in the science world. No? So, nagbigay na sila ng rekomendasyon based on systematic analysis. Nag-meta-review sila, tinignan lahat ng available evidence. Nakita nila na wala pa sa ngayon na merong significant na positive outcome ang ivermectin dito sa mga taong sinalang nila for clinical trial. Paliwanag nito, kailangan dumaan sa scientific process upang matiyak na ligtas at epektibo ang gamot. Ating proseso, we go into this kind of scientific processes para kapag nagbigay tayo ng rekomendasyon sa paggamit, sigurado tayo ito ay ligtas at siguradong ito talaga ay gagawin yung purpose na ibibigay sa atin, katulad nitong ivermectin. So kami po, we remain and we retain our position that we are relying on science and that our experts already have done the assessment. At ito po ang amin pong stand sa ngayon, yung position na yan. Gayunman, sinabi ni Berrere na bukas ang DOH sa mga nagkusulong ng paggamit ng ivermectin para makapagsagawa ng clinical trial upang mabatid kung marapat lamang ang nasabing gamot para sa COVID-19. Bukas ang DOH na makipagtulungan dito sa mga proponents ng ivermectin para isagawa natin yung formal clinical trial para mas magkaroon tayo ng sapat na ebidensya kung talagang kagamit-gamit at katanggap-tanggap itong gamot na ito para sa mga may sakit ng COVID-19. Paalala naman ng health official sa mga tao na gumagamit ng ivermectin na huwag silang magkaroon ng false hope na hindi natatamaan ng COVID-19. Posibleng yung merong ibang factor kaya nasabi na gumaling sila matapos makain ng nasabing gamot na rehistrado, hindi para sa tao, kundi panggamot sa mga hayop tulad ng baboy at kabayo. I hope that people who are now using this drug would not have that false sense of confidence na protektado na sila against COVID-19. Because as we say right now, the evidence is not complete yet. Hindi natin alam kung talagang napoprotektahan kayo o baka may ibang factors kaya po kayo ay gumaling from COVID-19. So sana po we still continue to implement or comply with our minimum health protocols para hindi po tayo nagkakaroon ng harm dito po sa paggamit ng mga ganitong gamot. Samantala, pinaubay na ng DOH-FDA ang maaaring legal na hakbang laban kay Dr. Alan Landrito, isa sa nagkusulong sa paggamit ng ivermectin. Ito'y matapos ihayag ng doktor sa pagdinig ng kamera na gumawa siya sa kanyang sarili ng nasabing gamot at nagbenta ng libu-libong bote sa iba't ibang panig ng bansa. So we leave it to FDA, no, para sagutin po ito. It's a process na alam po ng FDA kung ano po yung legal at illegal para dito. Ang tanging hiling lang po natin sa ating mga kababayan at I'm trying to reiterate, lahat po ng mga gamot na hindi rehistrado ng Food and Drug Administration, hindi po masisiguro sa inyo ng gobyerno na yan ay ligtas at yan po ay kapaki-pakinabang para sa proteksyon ng inyong kalusugan. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, mamayang nag-uusisa.